So, pinipilahan po talaga ang KFC. Grabe, nung oras na, oh. 30 minutes na po kami nakapila. Yung tinan nyo, ang haba. Ang haba ng pila. Okay, welcome to KFC. Kasama natin. Kinakyo po nila ang KFC dahil malayo po ito sa Habar, kaya ang dami po nagpabili. Ayan. Yay! Amoy pala. Nakakatakam na. Binibili, ikaw ang pinipili sa simula tuli ng aking hello! Day off na naman! Day off na naman si Intay. Saan tayo pupunta ngayon? Nakuha ng pakita. Saan na ba ito? Nakayos na po. Ito nga pala si Josa. Siya yung gumagawa ng mask. Saka yung turban. Sige na po kayo. Okay. Ito yung order ko. Sa mga gusto pong umorder, ito po yung kanyang FB. Pwede nyo po siyang i-PM. Today, we are going to KFC in Dalyat Carmel. Yes, Adib! Hi, Adib! Hi, how are you? By the way, ito nga po pala si Adib. Kilala po itong taxi driver dito sa Haifa na mapagkakatiwalaan. Siya po yung tagakuha ng aking paninda dating puto at leche plan. Kinukuha po niya directly dito sa aking work, then idinideliver niya sa Pinoy store. Pero ngayon hindi na po ako nagtitinda dahil YouTuber na. Nag-upgrade na si Inday. So, kasama natin ngayon si mga kaibigan ko, si Jen. Hi. Tapos si Chris. Magkano kaya talent ni namin? Huwag kayo kanya, baka maningil yung iba. Bagong bukas po yung KFC dito sa Carmel. Eh, ito yung pinaka malapit na KFC dito sa area namin. Kaya pupuntahan natin kasi namimiss na namin kumain ng KFC. Okay, so papunta tayo ng KFC. Ito yung mga madaanan natin. So nandito na po tayo sa taas. So kung magta-taxi tayo, approximately 30 minutes daw, sabi ni Adib. So ito po yun, oh, is Pia Dalyat Al Carmel. So convenient pag magta-taxi tayo, pero syempre asahan natin na medyo mahal. Pero kung pupunta naman tayo ng tuwing day off lang naman, tapos medyo marami tayo, okay na rin yung kaysa mag-bus tayo. Mag-bus kasi dalawang salin ka pa. Tapos pag ganitong Saturday, walang autobus. Ang autobus pa ay mamaya pang after Shabbat. Very important place for Christians is Muharraka. You have been in Muharraka? No, not yet. It's that side, but you have to go to Dalyat Carmel. So this place is Dalyat? Dalyat Carmel. Yes. Okay, itong place na to daw is Dalyat Al Carmel na raw. Dalyat Carmel. 95% are Druze here and you have 5% Muslims, no Christians in Dalyat. No Jewish? No Jewish, only Druze and some Muslims. What is Druze? It's some kind part of Islam, you can say like this. It's some part of Islam. You have many Muslim countries. Okay. Okay, we are here now. Sa Dalyat Carmel. So, tara na. Let's go. Dito na tayo sa KFC. Say hi. Sana nung nag-Europe tayo, marunong na ako, no? So, ito na yung KFC. Yan. Mahaba ang pila. Karon? Okay. So, ginagawa mo. So,
Kilometro po yung pila papasok sa loob. Welcome to Dalyat Carmel. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. Okay, ito na po yung mga meals. So, side dish, drink, dessert, salad, single, sweet, bucket. Kuha ko ng, parang gusto ko rin to. All star bucket. Gusto ko rin to. Dagdagan mo na nga yan, meron ko sa'yo dalawa. Maging spicy tayo? Dalawa pa. So, 147 siya. Magbo-burger pa ako. Dito kasi sobrang daming tao kasi inaano talaga siya, pinipilahan, kaya ang tagal. 30 minutes kami napunta rito, then siguro nasa isang oras kami na ganyan. Nasa isang oras kami siguro pumila. Tapos ngayon, pila na naman. Hi! Hello! So, sila yung audience ko. So, ito yung order natin. Ang tagal ng pila. Aabot ka talaga ng siyam-siyam. Sa mga hindi po nakakaalam, ang mga Jewish po or Hudyo ay hindi kumakain ng balat ng manok. Kaya kami mga Pilipino ay sabik na sabik kumain ng tunay na fried chicken. So, itong place na to is mga Druze at Arab ang mga nakatira, kaya allowed silang magtayo ng ganitong business. Itong branch na ito is ka-open lang po nila noong June 2 dito po sa Haifa. Ang pinakamalapit na KFC dito sa amin is Nazareth pa. Kaya itong Haifa ay pinipilahan talaga kasi ito yung kauna-unahang KFC dito. Okay, so ito po yung mga kasama natin. Pinakyaw po nila ang KFC dahil malayo po ito sa Hadar, kaya ang dami po nagpabili. Ayan. Yay! Amoy pala. Nakakatakam na. And yes! Chicken, beef, chicken. Pero bakit meal po yung tinuha namin? Alam niyo na. Hi! October. Ang dami namin order para sa mga friends. May tobo yan, normal. Kami po ay nagbi-business. Dahil may patong. Natural. May patong lahat yan. Natural. Wala nang libre ngayon. Walang libre sa mundo. So, sa mga gusto magpa-order, mag-PM na kayo. Tara, picture na tayo. PM for your... Let's eat. Ang sarap, crunchy and tasty. Yes. Yung in-order niya, Colonel. Kung gusto niya ang crunchy, yung Colonel ang ordered.
Colonel. Pero perfect siya. Sobrang malasa. Parang piggy lang. Pero sarap. Sobra. Mainit kasi. Sibok sa mga sila Ate Rose sa Nazaret, baon pa kami kanin. Sir, kasi dito, ilang kayo nagpunta nun? Tatlo. Tatlo. Ang dalawa pa nina pupunta ng ano, Nazaret. Tatlong taon na siguro. Yun lang po ang pangit dito, walang rice. Chicken lang talaga. Chicken lang talaga. Pinakang ano nila yung to, buns. Fries, saka ano. Burger. Wala din po silang spaghetti. Saka lalong wala silang gravy. Diba sa KFC, na lang KFC sa atin bilang karamihan. Gravy. Gravy. Dito, ito lang pinibigay nila. Kahit chapat mayonnaise. Di ba sa Taiwan meron din? May gravy naman. May gravy. Sa Taiwan. Pero hindi kami makakilala doon. Dito na lang. So, kamusta kayong dalawa during the lockdown? Siyempre, paraan niyo sila maboring. Anong pinagkaabalahan niyo? Ikaw muna. Ako, first. Makatapos ka naman. Pinagkaabalahan niyo? Pag-ipon. Nina, doon ko ma-realize ako kasi wala ako before lockdown. So, kasi hindi ka nakakalabas. Tapos eh, yung nasa mo po sa sini, ka-subtitle ako doon. Na-realize ko, during lockdown, kasi na-realize ko nung wala akong nalabas, wala talaga yung ginagawa sa sumbre nalabas ako. Katulad na yun. Na-realize daw niya yon. Pero after lockdown, back to normal. Kasus ulit. Sumabawi ka lang. Babawi. Babawi ilang buwan yun? Enjoy life. Almost 4 months yun. Oh? Ikaw naman, please. Anong natutunan mo sa lockdown? Wala naman. Boring ng buhay ko. During lockdown. Oo nga, feeling ko na natutunan na yung tiles namin eh. Every gusto ko siya. Numinip niya. Ano din yun? Exercise din yun every morning. Oo, kasi wala kang exercise. Ano kang ginagawa eh? Kasi bata kayo nung sakto din ako. Hindi ka naman pwede lumabas para mag-ano. Nasa 12th floor kami. Hotel floor tayo? 12. Oo? Tuwing every morning, binababang yun. Exercise. Wow! Walang exercise eh, hindi ka makalabas. Dahag dun lang walang tao. Galing, takot yung alaga kung lumabas ako. Ganun yung buhay ko during lockdown. Kaya binag mo yun. Ha? Pero walang nangyari. Parang nanaba ako lalo. Parang nawalag ito. Pakakawa. Hindi ko matutunan yan. Paano ba? Tapos? May mga gagayahin ka dun, diba? Ano gagayahin ka? Kaya madali lang. Pag-aralan mo yung steps nila. Siguro kung may time ako, magtitiktok din ako. Kaso wala eh. Ano ko, pastime ko? Korean. Ah. Okay. Anong website to? Kiss? Kiss ano ba yun?
naalala nyo yung daily vlogs? Grabe. Araw-araw, walang pagdaw. Kaya nga daily vlogs eh, kahit namamatay-matay na ako sa puyat. Ngayon, kailangan may ma-upload ako kasi kaya nga siya daily vlogs. Ngayon, ang ginagawa ko, yung mangyayari bukas, ngayon ko pala siya ini-edit. Kaya minsan, ang tulog ko lang doon, 2 to 3 hours. Pero marami ako natutunan doon kasi bumilis naman ako mag-edit kahit pa paano. Ngayon, ano na lang, chik-chak na lang, chak na lang. Dati naabot ako ng isang linggo, isang vlog. Pa ngayon, kalating araw na lang. Chik-chak na lang. Try nyo kaya, halimbawa nag-trip kayo, pumunta kayo ng ano, kasi mas maganda kasi i-upload sa YouTube kasi malinaw. Sa Facebook kasi, pag in-upload mo doon, hindi na nabibigyan ng justice. Tapos, ang maganda pa sa YouTube, pwede mo siyang i-edit, lagyan mo siya ng music, ng date, kailan nangyari yun. Kung sa Facebook, nakalagay ba doon kung kailan nangyari yun? Kailan mo in-upload? Paano kung after 3 days? Sa YouTube kasi, pag sinerch mo, makikita mo. Oo, tapos sa YouTube, kita mo kaagad pagka-search mo. At organized kasi doon. Pwede mo balikan yung... ng nakaraan. Oo. Ano ba? Kaya pwede mo naman siyang i-private eh. Di ba yung iba masyadong private ang buhay nila? Di ba po i-public? Ikaw lang makita. Kaya kayo mag-start na kayo. Hindi ko sinabi maging vlogger kayo. Sabi ko lang, i-record nyo yung memories nyo dito. Kaya may mapapalikan kayo parang araw. Kami ay uuwi na. Sold na. Ang daming tao. Ayan, bye-bye. Ala, haba pa rin ang pila. Ang haba pa rin ang pila. Asan na siya, no? Namakaya po siya ng KFC. Pinahirapan ako ng pila. So, meron po kami mga take out para may kakainin kami sa ba, ano, bahay. Grabing take out yan, no? Iisa naman. Hindi na makalakad. Iisa din na makalakad. Ano na kayo, diba? Matagalog to. Okay, bilang pauwi na po tayo, tuturuan ko kayo kung paano pagpunta rito. Bilang Saturday po, nung kami nagpunta dyan sa KFC, kaya nagtaxi po kami kanina. So, kung ordinary day po kayo pupunta, pwede nyo pong sakyan ang Alec 37 from Hadar and 55 from Merkazit Hamiprats. Kapag galing po kayo ng Hadar, expect nyo po na ang biyahe nyo is 1 hour and 3 minutes pag autobus. Pero pag magta-taxi kayo, tulad ng ginawa namin, is 30 minutes lang po ang biyahe. Tapos, from here, ito po yung KFC. Ito po yung KFC. Yan. So, dyan lang po yung KFC. Then, ito lang po yung Takana. So, uulitin ko lang po, dahil Saturday nung nagpunta po kami dyan, kaya wala pong Alec 37. Kaya ang inaantay po naming autobus ay number 58.
Yung number 58 na yan, ang baba po natin is sa Horeb na. From Horeb, doon na po tayo sasakay ng number 28, Pahadar. Ah, taras. Taray. Parang sarap matulog ah. Ano to? Where you going? Haifa. Haifa. It's a different price. Ah, okay. Thank you. Uy, tayo lang ang tao. Ang lamig. Tulugan na. Tulugan na.